Hey, Pilipinas! Ayan. Nako, si Marcoleta, ha? Iba rin kasi itong si Marcoleta, eh. May grupo na kumikilos para ma-disbar. Eh, matanggal na sa pagiging abogado itong si Marcoleta. Yan yung gusto nitong grupo na ito, ka-coffee. Dahil sa mga fake news nito, laban kay COMELEC chairperson Garcia. Nakita naman natin, ka-coffee, yung kalokohan nito na mga pinapalabas silang dokumento dahil pinasinungalingan yan ng kampo ng COMELEC. Ginawa nila itong sinasabi nila Marcoleta na nag-deposit daw po doon sa offshore account ni Garcia. Kasi ang argumento dito nila Marcoleta, nag-deposit daw doon sa account ni Garcia at pumasok daw yung kanilang deposit. In short of saying na totoong may offshore account itong si Garcia at totoong tumanggap ito ng suhol daw kaugnay po dyan sa kasabay nga halos daw ng pagkakaroon ng agreement dito sa Korean provider para sa ating eleksyon. Tinest ng grupo ng COMELEC yan, tinest ng grupo nila Garcia, sinubukan silang mag-deposit doon sa account na yan at pinangalan nila kay Batman, pumasok. Ang ibig sabihin, they come up with a conclusion na as long as tama yung bank account, kahit palitan mo yung pangalan, papasok pa rin yung deposit. Ayun ang ginawa nila kay Garcia. So, may tao totoong may nag-exist yung bank account na yan, yung offshore account na yan, pero hindi Garcia ang pangalan. Ang ginawa nila Marcoleta o kung sino man yan, o mga volunteer daw ang sinasabi niya, nag-deposit sila doon sa account na yan. Hindi account ni, ni Garcia. Pero pinalitan nila yung totoong account ng Garcia para magmukhang Garcia yung may-ari ng account na yan. Pwede pala yan sa mga offshore accounts. Napasinungalingan ng COMELEC yan. Napahiya doon si Marcoleta. Kasi kahit kay Batman pumasok . As long as tama yung bank account, pwede mong palitan yung pangalan. Naku po, dahil dyan, mukhang maraming kailangan harapin itong si Marcoleta. Fafailan siya ng ethics complaint. Yan, wala naman bearing yan. Kahit file nila yan, wala mangyayari dyan. Itong disbarment case, nako, mabigat-bigat yan. Ayan, homie headline na, ka-coffee. Nasa pahayagan po, ABS-CBN. Itong headline na to at iba pa pong pahayagan. Group vows to hunt Marcoleta with ethics and disbarment raps. Ano sa tingin ninyo? Agree ba kayo na ma-disbar itong si Marcoleta? Sa mga nangyayari, kung nakikinig kayo ng hearing, no, napapanood ko rin kasi ito itong mga hearing na ito parang medyo sumablay dito si Marcoleta. Mukhang sumabit dito si Marcoleta dito sa ginawa niya, no? Kasi mukhang na-feedan siya nabigyan siya ng mga peking information at napaniwala siya. Parang Harry Roque style . Anyway, remember, isa dito si Marcoleta na gustong ipa-drug test din si PBBM. Dahil mawawala sa isip natin yan. An organization has vowed to haunt Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta during Ghost Month with a string of complaints for accusing Paul Chief George Garcia of corruption. Ito mahirap . Dapat kasi kung magsisubigaw ka dyan na itong tao na to involved sa corruption, dapat medyo may hawak kang ebidensya. Hindi kasi pwedeng presscon ka ng presscon, gagamitin mo sa hearing, makakasira ka ng reputasyon. Diba? O siyempre, singiling ka rin yan, abogado rin yan . May resources din yan, kaya ka rin labanan yan, may support group din yan. Harap na lang kayo, ka-coffee, sa korte, magpagalingan na lang kayo dyan. Pero ang problema, kung napapasok ka, mahirap-hirap na yan, di ba? Meron pa isang mambabatas parang si Irisi ata yan . May isang mambabatas pa na pinadalhan din siya ng dokumento, in-assume niya na mukhang totoo itong itong dokumento na yan, nagpa-media. Sunog, napasok sila. The Bayanihan para sa Karangalan at Kaunlaran ng mga Pilipino. Yan yung pangalan ng grupo, ha. Bayanihan para sa Karangalan at Kaunlaran ng mga Pilipino is a group that identifies itself as being composed of seasoned street parliamentarians. So yan daw po yung grupo na yan, mga parliamentarians daw. Chairman Elmer Arganyo said the group is planning a series of actions against Marcoleta, including filing a formal complaint before the House Committee on Ethics, a disbarment case and a perjury case, all on the same month. Ang August kasi ghost month yan, ka-coffee. Diba? Kunya, bad month daw yan. Yan, tatlong kaso kagad ang ipa-file dito kay Marcoleta. Isa pong kaso dyan sa Committee on Ethics, dyan sa House of Representatives. Pero sa akin, wala yan, ka-coffee. Baliwala naman yan. Tila mo, kasi Tevez ka, diba? May nangyari ba dyan? Yes, may resolution sila dyan, pero walang impact. Ayan, pangalawa, disbarment case yan, mabigat-bigat yan.
And yung pangatlo, itong perjury case, all on the same month. So feeling ko naman, syempre, may resources din yan. May sumusuporta din sa grupo na yan. May mga abogado, mga parliamentarians yan ka-coffee. May mga mauhusay na abogado din na miyembro ng grupo na yan. He said the group is also eyeing protest actions against Marcoleta in the coming days. Nako, ito, medyo hindi ako agree dito. Yung magsisisigaw dyan sa kalsada ka-coffee, no? O dyan sa House of Representatives para i-call out itong si Maharlika, si Marcoleta. Magkatunog, Maharlika, Marcoleta. Sounds familiar. Their group, he said, are now in talks with at least two congressmen for the possible endorsement of the ethics complaint. He declined to name the two as they may be harassed if they will expose them prematurely. Feeling ko naman, mabilis naman sila makakakuha ng ano dyan, ng susuporta sa kanila sa ipafile nilang ethics complaint against Marcoleta. Gusto namin mamumultuhin siya nitong kaso na ito sa month of August, kaya hindi niya makakalimutan itong buwan na ito, sabi ni Arganyo. Ayos nila. Ano ba ito? Nangiinis lang ba ito? Nangiinis regardless kung ano yung purpose nila dyan. Basta mumultuhin daw nila itong si Marcoleta para hindi makalimutan daw ito. Ang sagwa na ng isang mambabatas mo ay marites. Yun po ay batik. Ayan, sa serbisyo publiko. Yan, batik. Ano yung sabihin ng batik? Tama nga naman. Ayos din ito eh. Ang sagwa na ang isang mambabatas mo ay isang marites. Si Marcoleta daw po ay isang marites. Agree ba kayo dyan? Sa nangyari, yes, naging marites siya doon. Kasi yun nga eh, maling, yun nga lang eh. Yun yung mahirap sa isang tanggap ng impormasyon na hindi verified. Tapos isinasa publiko agad. Ayan, napapaso sila tulad ng ginawa ni Marcoleta. Napaso talaga siya doon. Kasi nung sinubukan talaga nila... Garcia eh, Batman yung pangalan, pumasok yung bank account. Ibig sabihin, napasinungalingan niya agad itong claims ni Marcoleta. Kasi ini-insist ni Marcoleta, may mga offshore account itong si Garcia. Actually, paulit-ulit siya dyan, hindi lang naman isang beses sinabi yan eh. Maraming beses siyang ini-insist yan, may offshore account itong si Garcia. Ayun pala, na-fake news. Na-fake news siya eh. Ayan, paso siya, ayan, tinawag tuloy siyang marites. Even former Caloocan congressman si Edgar Irice. Ayun, tama, si Irice. Yung sinasabi natin kanina, who is eyeing a political comeback via mayoralty posts in the city, will also be subjected to the group's negative campaigning, its leaders declared. Yan, isa din yan si Irice, actually, ka-coffee. Nakita rin natin yan eh. Yung humarap siya sa media, no? Hawak-hawak niya, sinasabi niya, ito yung mga papel, etc., etc., na pinadala sa kanya. Eh, nasa publiko yung ka-coffee. Nako, mga congressman ito eh. Dapat, ano yan eh. Staff work eh. Diba? Ayusin nyo muna. Check nyo muna. Verify nyo muna. Kasi baka pinahamak lang kayo ng mga tao nagpadala sa inyo yan. O diba? Sino nagsasuffer ngayon? No? O itong si Edgar Irice. O saan ba to? Sa Caloocan. O tatakbo siyang mayor. Sira na siya. Diba? Kasi marites din siya eh. O. Fake news din siya eh. Dahil dun sa ginawa nila kay Garcia. O hindi apektado yung chance nilang manalo. Irice has been a constant critic of Garcia's leadership in COMELEC, which was highlighted by the former's recent claim that Garcia was keeping 6 local bank accounts that received supposed grease money in exchange of the election contract. Eh, common sense naman yan, ka-coffee. Hindi mo i-deposit doon sa pagkakasign ng kontrata at ipapangalan mo mismo sa bank account mo. Hindi naman tanga siguro si Garcia. O kahit ikaw ka-coffee, kahit nanonood simple. O sige, tatanggap ka ng lagay. Let's assume, sige, may corruption dyan, may lagay dyan. Kundi ka ba naman TENGA at isang malaking BOBO, ipapangalan mo ba sa iyo yan? Definitely hindi. Kaya si magkaka-trace yan. Diba usually ang bayaran dyan, cash? Si Irice, naniwala. It's si Marcoleta, naniwala na doon talaga diniposit kay Garcia. Ano ba yan? Mga abogado. Abogado kayo, maniniwala ba kayo dyan? Ganyan ba katanga yan si Garcia na ipapangalan sa account niya? Common sense naman yan. Ang problema, naiwan natin sa kung saan yung common sense na yan. Garcia has already answered the two politicians' allegations coupled by his gathered bank documents as evidence. May plano po ang organisasyon na ikakampanya namin si Congressman Irice na wag nang muling mahalal sa darating na eleksyon sa 2025. Nako, challenge kay Irice yan. Their volunteer lawyers are now writing the ethics complaint against Marcoleta according to Hena Kaipang, ang Bayanihan Region 6 Director. We are working on that, yung pagsampa ng kaso, disbarment sa Supreme Court, kasi yung mga statement ni Marcoleta will affect the integrity of the forthcoming election. It will create chaos, sabi po ni Kaipang. Actually,
Totoo. Bakit kasi gustong-gusto nila na mapabagsak itong COMELEC? Pero isa lang ang motibo nila dyan eh. Kasi nararamdaman siguro nila, no? Matatalo sila sa 2025 elections, di ba? At syempre, para kailangan mo i-justify yung sarili mo, eh, bakit ka natalo? May ituturo sila, di ba? Anong ituturo nila? Nagkaroon ng dayaan. Hinayaan ang administrasyon ni PBBM para magkaroon ng dayaan. Yan ang strategy nila. Kaya as early as now, ang tawag natin dyan sa communication, priming, yung priming theory na, no? So, nag-i-establish na sila ngayon ng mga ideya, ng mga gusto nilang i-highlight na allegedly may suhulan na nagaganap para pag dumating na mismo yung punto na yan na matalo na sila sa eleksyon, doon, mabilis sila sasabihin na nagkaroon ng dayaan kaya sila natalo. Ay, hindi lang nila matanggap na natalo talaga sila. Yan, kaya gusto nilang palabasin yan. Yung problema, lumang kalakaran na yan eh. Bayanihan leaders insist they have no connections personally or professionally with COMELEC Chairman George Erwin Garcia, who is being accused by Marcoleta of keeping offshore bank accounts which the money is coming from commissions contracted election partner Miro Systems Company Limited. Eh kasi naman eh, common sense naman kasi. Sa tingin mo ba, magpapadeposit ka sa kay Miro, yung company na yan, sa Miro, deposit sa sarili mong account, kundi ka ba naman talagang BOBO? Hindi po kami nag-aabogado kay Chairman Garcia. Ang ipinagtatanggol po namin dito ay ang demokrasya. Hindi po namin kamag-anak si Garcia, sabi ni Hervino Maglunob, ang presidente po ng bayanihan. Ask if they are being funded, Arganio replied, kanya-kanya pong tulong ito. Definitely, hindi mo naman pwede sabihin na wala nagpo-pondo dyan eh. May nagmo-mobilize dyan. Ganyan naman eh, wala ka naman magagawa dyan eh. May nagmo-mobilize dyan, syempre kailangan nila ng resources dyan eh. Hindi mo natin pwede sabihin na wala nagpo-pondo dyan. May nag-feed dyan, may nagbibigay ng pondo dyan. Si Garcia ba yan? Eh yan, hindi atin tiyak kung sino. Basta sigurado tayo na meron na nagpo-pondo dyan. Amin pong binabalikat ito. Mananawagan po kami ng suporta dahil kailangan po ito. Dahil syempre malaking tao, hihingi po kami ng suporta talaga sa lahat ng pwedeng sumuporta, sabi ni Arganio. Syempre pag magpa-file ka lang ng kaso eh, di ba? Yung photocopy lang ng mga dokumento na yan, filing fee lang yan eh. Magastos-gastos yan. Syempre yung bayad pa ng mga abogado. Sabihin natin na volunteer lang yung mga yan, pro bono lang yung mga yan. Pero syempre may mobilization funds ka rin na kinakailangan dyan. In the weekly Kapihan sa Manila Bay News Forum Wednesday, the COMELEC chief denied any ties with the group but said he will not stop their plans. Definitely. Bakit naman po ako magpapafile ng iba? Kung tutuusin, ako dapat magfile eh. Sa akin galing dokumento eh. Sino pa ba ang makakapagtestigo doon kung hindi ako? Hindi ko po ano yung ginagawa ng grupo na yan. Parang may kulang ito ha. Feeling ko ang gusto niya sabihin dito, hindi ko po alam yung ginagawa ng grupo na yan. So his earlier declaration that he will file an ethics complaint against Marcoleta, Garcia told the public, so just wait for this, for his next action. Ayan, tama yan. File na yan ang ethics complaint. Eh, total, Marites. Yung mga Marites na yan, kakopi. Yan, sampahan na yan ang kaso. O siya, sige, kakopi. Anong masasabi niyo dyan, kakopi? Ilagay ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Kung nasa Facebook po kayo, pasuhin na lang. Please like and follow. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe at yung notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Alright, ako yung magpapaalam muna sa inyo, kakofi. Maraming salamat po sa mga pagsama. Ingat po kayo, kakofi. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!